Inarget ng Department of Health na mabakunahan kanina kontra COVID-19 ang mga nakatira sa lansangan. Bumelta naman ang ahensya sa mga nagsasabing tumataas ulit ngayon ang kaso dahil sa optional face mask policy. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. 5 taon nang nakatira sa kareton sa barangay South Triangle, Quezon City ang pamilya ni Jem. Umulan o umaraw, pinagtagpitagbing tara pala ang kandilang pananggalang. Ang pinakamahirap lang dahil pagka nag-uunulan, umuulan, nag-aaral kami ng masilungan, matulugan kasi siyempre mawabasa kami, yung anak namin mawabasa. Kaya kung saan kami pwede matulog, doon kami. Dahil sa kanilang sitwasyon, aminado si Jem sa peligrong dala ng COVID-19 sa kanyang pamilya. Siyempre, lalo't nasa kalsada kami. Gusto kong maging safe yung ano ko sa anak ko, lalo na yung sarili ko. Saka yung pamilya ng asawa ko. Pagka nadalaw ako sa biyanan ko, gusto ko yung safe. Kaya nang maglunsad ang bakunahan caravan kontra COVID-19 ng Health Department sa Quezon City kanina, agad siyang nagpunta. Isa lang si Jem. Sa 52 street dwellers sa Quezon City na nabigyan ng proteksyon laban sa COVID-19. Katuwang ng DOH sa bakunahan caravan ang isang volunteer organization. They are considered as one of the vulnerable sectors of our population. Dahil sila nga po ay walang permanenteng bahay, laging nasa kalye, laging nakakasama at nakakapag-interact sa ibang tao sa kalye. So kailangan proteksyonan natin sila para hindi sila magkasakit. Nagpasa-pasa by word of mouth na nabakunahan kami and we receive certain support from this particular group. From then on is they are the ones who are already asking kung kailan ang second dose, kailan ang first booster, kailan ang second booster. Di naman daw matatapos sa pagbabakuna ang pagtulong sa mga nakatira sa lansangan para makaiwas sila sa sakit. May programang pabahay din daw ang Quezon City LGU para sa mga gaya ni Jem. Ang DOH naman, planong magsagawa na iba pang bakunahan caravan sa iba pang rehiyon na mababa ang vaccination rate. We need to have healthy communities at hindi magiging healthy ang community kung merong isa o dalawa na hindi natin natutugunan ang pangkalusugan na pangangailangan. Dagdag pa ng ahensya, mahalagang mas marami ang mabigyang proteksyon, lalo't bahagyang tumataas ang mga kaso ng COVID-19 sa ilang lugar, kabilang na ang Metro Manila na nasa moderate risk classification ulit. 13 sa 17 LGU sa NCR ang nasa moderate risk, maliban sa Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Dumarami rin ulit ang mga nao-ospital dahil sa COVID-19 sa Caloocan, Makati, Malabon, pati na Muntinlupa, Navotas at Pasig. Atin na pong tinitignan yung mga pasyenteng naka-admit kung maaari nating ilipat sa ating isolation facilities yung may mga mild at asymptomatic. Sa gitna naman yan, di raw nakikita ng DOH na kailangan magbukas ng panibagong isolation facilities. Depensa naman ng Health Department sa managkasabing tumataas ang COVID cases dahil sa optional face mask policy. The cases are expected to increase. It's not just because of the masking policy outdoors, but also because of the mobility of the population and the opening up of other sectors. Irerekomenda lang daw ng DOH na ibalik ang mandatory face mask policy kung mas narami pa ang mga mauhospital, pati na ang severe at critical cases. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.